to my channel. So as promised, today I'm going to tour you around in my bathroom and in my closet. So let's go! By the way, kung curious kayo kung sino yung nag-design ng bedroom and bathroom namin, kumuha lang ako ng inspiration from Pinterest at mahilig ako manood ng mga home makeover. Kaya ako lang nag-design lahat nito. So pagpasok ng bathroom, yung bathtub kaagad makikita. Kumbaga ito yung focal point ng bathroom. I did my best to align this in the center. Pero medyo mahirap eh. Kasi wala talaga siya sa plano nung pinatayo namin tong bahay. Kaya hindi siya nakasentro. Pero hindi naman masyadong halata. Tapos itong naglagay ako ng tiles. Tiles lang to, pero ang tawag nila dyan ay glass tiles. Pati yung wall, pinatiles ko na rin kasi ayoko mag-maintain ng paint in the few years. Kasi yung paint nalulunga siya. Mas maganda kapag naka-tiles na. Dito naman sa side, nagpalagay talaga ako ng parang platform kasi gusto ko mag-decorate ng mga current soap na ginagamit namin, yung mga bath bomb. So ito, dati, nung wala pa tayong pandemic, punong-puno to ng mga Lush na bath bomb and soap. Kaya lang ngayon, di na ako nakakalabas, kaya konti na lang siya. Tapos, meron akong fake flowers. So fake siya kasi mahirap mag-maintain ng totoong bulaklak talaga. At ito, ito ay Epsom salt kasi mahilig ako mag-workout tapos sumasakit yung katawan ko. So yung ginagawa ko, nagbababad ako sa bathtub tapos nagbubusa ko nito ng Epsom salt. Kinabukasan nawawala na yung sakit ko sa katawan. So dito naman, another fake flowers. So ito lang yung naisip ko na way na pag-decorate na low maintenance kasi kapag totoong flowers or totoong halaman, hindi nakaka-survive dito sa area ko dahil walang sunlight. So moving to this side is our shower. So dati nung hindi pa ako nagpa-renovate, sobrang liit ng shower namin. Kahit isang tao lang yung nasa loob, nababangga-bangga sa wall. Pero ngayon, sobrang laki na siya. Ayan. So siguro kasha mga limang tao na sabay-sabay dito. Pero syempre wala namang maliligo ng limang tao na sabay-sabay. Shower head ay rainfall. Feel na feel ko yung pag-shower ko. And next to our shower is the water closet. So yung bathroom pala namin ay open concept. So yan yung water closet. And then this is where we hung our towel. And this bathrobe is super nice, super absorbent. Kung hindi nyo pa napapanood yung Doll and Fernham unboxing, panoorin nyo. Sa Doll and Fernham ko to binili. Pati yung mga towels namin sa Doll and Fernham. Sobrang ganda. I highly recommend it. This is the entryway to our closet. And over here, this is our lavatory. So dito sa lavatory, I keep it clean and simple. So lahat lang ng essential na ginagamit namin pag everyday, yun lang yung nakalagay dito. Kasi ayoko ng madumi or makalat. So here is my facial soap and facial cleanser, facial oil, cotton pads, and this one. And I also keep a fake flowers para pang decorations lang. Para maganda naman yung ambience. And this is Young Living. So right now I'm burning Thieves oil para maganda yung aroma. And guys, we are here in my closet. So yung idea ko dito sa closet nung nagde-design ako ng layout, para siyang boutique. Para every time na nagbibihis ako, para lang ako nagsha-shopping sa mall. Everything has its own place. Pati yung mga bags, shoes, mga damit ko, everything has its own place. And fun fact about this chandelier. Oo, kasi nung high school ako, nung naglalakad kami ng classmate ko sa mall, nakakita kami ng magandang chandelier. Tapos sabi namin sa isa't isa, pag lumaki kami, bibili kami ng chandelier. So, ngayon, meron akong chandelier dito sa aking closets. Hindi lang siya maganda tingnan, natupad pa yung dreams ko nung bata ako. And here in this side, nandito yung aircon. So, isa to sa mga kinakantsawan ako ng office mate ko. Bakit may aircon sa
bathroom ko. Kasi dati siyang bedroom ni Rafa. Tapos kinonvert lang namin into a closet, walk-in closet. So hindi na namin pinatanggal yung aircon. Kasi kapag nag-aayos din ako, pag pumapasok sa office, so pag medyo mainit, eto binabuksan ko tong aircon. Plus ngayon, dahil pandemic, eto na rin yung office ko. At summer, kailangan, mainit dito kapag summer, kaya kailangan ko ng aircon. And here, I keep my extra gamit. Kagaya nito, itong ring light. Nandito rin yung mga notebooks ko, nandito yung laptop ko, kasi ngayon weekend, walang pasok. Pero pag may pasok dito, ako nagtatrabaho. And this one, this is very interesting. Kasi ito ang hamper namin. Ito yung mga maduduming damit. Tapos on this side, nandito naman yung mga towels. So sobrang handy siya kasi nandito na lahat. And on this side, itong cabinet, pinagawa ko talaga to sa contractor namin kasi gusto ko ilagay yung mga handbags at may salamin siya para hindi maalikabukan. So here, I put all my luxury handbags. These are only few of my handbags. So marami pa tayong handbags na makikita dito mamaya. Pero these are few of my handbags na kasya dito. So I have here the LV bandolier. LV bandolier speedy. So hindi nakalagay yung handle na dito siya. Pero yung ito yung speedy 25. So bagay lang to sa height ko. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin ganun ka liit. So this is already 4 years old. Tama, 4 years old kasi binili ko to noong 2017. So ngayon 2021 na tayo. Sobrang tibay at sobrang gaan niya. And this is also how I stored my handbag. Hindi ko siya nilalapag kaagad dito sa may wood na may paint. Kasi katagalan kapag hindi ginagamit, didikit yung paint doon sa canvas. Mahirap siyang tanggalin. So ginagawa ko, nilalagay ko muna yung cloth. So ito yung dust bag. Tapos saka ko ilalagay yung aking handbag. And next is my Prada diagram bag. So this is also 2 years old. 2 years old na to sa akin. And so far, wala pang masyadong wear and tear. Kasi siguro 1 year din ako hindi lumalabas. Nandito lang sa bahay. Pero ito yung handbag ko na pang event. Event na handbag. Bukod sa presentable na siya, hindi siya ganun kaliit. So kahit nakadress ako, okay lang na gamitin ko to. So ito naman ay gift ko nung Mother's Day. Yan, ganyan siya. So again, I put my handbag on top of the dust bag. So hindi siya diretso dun sa wood na may paint. And next, this one is from Rebecca Minkoff. So ito naman sobrang tagal na to. Mas matagal pa to kaysa dun sa LV na bag ko. So this one I bought from Instagram seller. Ito naman yung dupe ng Celine na box bag. Na-unbox ko to dito sa channel ko nung Things Remembered. Kung hindi nyo napapanood pa, ilalagay ko yung link. And the upper one is super cheap. Pero super cute niya. That's from Aldo. I bought that only for 1,500. Siguro mga 3 years ago. And down here is my multi-purpose bag. I use this for grocery. Yung mga dito lang. Hindi ko to ginagamit sa office. So may mga coins pa nga ata to. Ayan, ang daming coins. So this one I bought for 800 pesos only from Lazada. Ito naman ay clutch. So this one I used in my friend's wedding. Sa ngayon wala tayong mga event. So tambay muna to. And this one, this is my one and only Kate Spade bag. Meron pa akong isang Kate Spade. Pero pinabigay ko ata dun sa sister ko. Ito naman, kaya ko siya binili. Kasi meron akong isang gustong handbag sa Louis Vuitton na ganito yung itsura niya. Favorite ata yung pangalan. Kaya lang nung nagamit ko na to, hindi ko siya masyadong feel. Kasi parang wala naman masyadong kasha. So parang phone and wallet lang yung kasha. So tingin ko hindi ko yun kailangan sa collection ko. Kaya I keep this in my collection but I did not
by the favorite from Louis Vuitton. And down here is all my wallets. So ito yung mga wallets na malalaki. Kaya lang, hindi na ako gumagamit ng malalaking wallet ngayon kasi sobrang bulky siya. Tapos mabigat pa sa bag. So ito, nakatambay lang siya dito. And down here is my two shoes na hindi siya kasha dun sa regular na alagayan ng mga shoes. So dyan ko lang siya nilalagay. And coming here to this side, this is my vanity cabinet slash makeup drawer. So ito na rin yung ginagamit ko ngayon sa pag-office ko. Kasi pag magme-makeup ako, ito, papanda rin ko lang. So dyan ako magme-makeup. Tapos kapag may pasok naman, pag may office, so dito, ito na rin yung desk ko kapag nag-o-office. So nandito lahat yung mga makeups ko. Yan, may mga drawers yan. And on this side, nandito yung ibang mga handbags ko na maliliit lang. Na hindi kasha doon sa kabilang cabinet. Pero actually, itong cabinet na to, para sa mga shoes lang. Kaya lang, medyo dumami na yung handbags ko. Kaya nilipat ko dito sa ibang cabinet. So, nandito naman yung ibang mga shoes ko na high heels. And I also keep here my everyday bag. Itong camera ko talaga yung Gucci Soho. Kaya lang, bago ako bumili ng mamahali na bag, gusto ko muna itry dun sa mga contemporary na bag. So far naman happy ako dito sa Lacoste na camera bag. Kaya hindi ko na binili yung Gucci Soho. This one is another Rebecca Minkoff bag. So gift ko naman to last year as Mother's Day. Ang issue ko lang dito, masyado siyang mabigat. Kasi so, lahat leather, pati lining niya leather. Pero sobrang worth it naman sa price dahil nga, lahat leather. Except na mabigat nga siya. And this one, these shoes is very old na. Siguro mga 7 years na to na ginamit ko to sa isang party. Hindi siya komportable pero maganda siyang tingnan. And down here is, this is actually Ricky's shoes. Yung ibang shoes ko nandun na sa isang lagayan namin ng shoes. Pero ito, kasi mga leather, kailangan minsan nasa aircon. Kasi kung hindi, magbabakbak siya. And here, I also keep boxes from the wallets I bought. Ito, ayan, LV box. Ito ata yung pouch na pinabili ko sa Hong Kong. Ayan. So, dati, nung pumapasok pa sa office, walang pandemic, lagi ko itong ginagamit. Ito yung everyday pouch ko. Kasi, kasha dito yung wallet, yung car keys, and my phone also, kasha dito. Kaya, sobrang handy siya kapag naglilipat ako ng parking dati. And this box from YSL. Ito naman yung wallet na binili ko nung sa Farfetch from YSL. Kaya lang, ginamit ko at kahapon yung wallet. Kaya nandun sa isang bag ko. Pero, nandito yung card case from Michael Kors. This side, nandito naman yung ibang mga makeups ko, skincare, and also my perfume. Perfume collections ko. So, by the way, this stand here is actually a cake stand. So, in-spray paint ko lang ng gold. Tapos, ito na yung ginawa kong perfume stand. So, these are all my perfumes. And one of my favorite perfumes actually is from Chanel. This is Coco Mademoiselle from Chanel. And not only one, but two, three bottles. So, ito yung pang everyday, pang office na scent ko. And actually, this is my signature scent. Yung office mate ko, sabi niya, nung may naamoy siya sa elevator, ako yung naisip niya. Kasi ito yung laging perfume ko. So, I would say na this is my signature scent. And my next favorite is also this one. This is from Tom Ford, Black Orchid. Pero ito, nire-reserve ko lang to pang special occasion. Kasi, bukod sa mahal na nga siya, sobrang bango niya. So, hindi siya pang everyday. Kasi, ito yung, pwede siguro siya pang everyday. Pero, dapat ang level mo ay
mga director ka, girl boss, yung parang ganun. Pag inaamoy ko to, naiisip ko lagi yung babaeng naka-white suit na hindi marunong mag-smile. Pag ginamit mo to, para kang amoy mayaman. Yun yung madaling sabihin, amoy mayaman. This Gucci Flora was actually my favorite before I discovered this Chanel Coco Mademoiselle. Ito naman ay floral, yung scent. Kaya lang ayoko na to ngayon eh, kasi I'm over with floral scent. Dahil gusto ko na ngayon medyo musky. Actually, this one is musky, pero may floral notes siya. Pero ito, Tom Ford, sobrang musky talaga siya. Over here is my Young Living Oil. Member ako ng Young Living. And this is a music box. A gift from them. This is my extra makeup. Nandito yung mga foundations ko. Mga extra lipsticks. And here is my skincare. So, lahat ng skincare ko nandito. Tapos, nandito yung mga makeup brushes ko. So, kapag nag-makeup ako, ito dinadala ko lang ito dun sa vanity. So, this upper cabinet, dito ko nilalagay yung mga extra boxes ko. So, ito box from my Speedy 25 na LV. So, dito ko nilagay. Tapos, ito yung Chanel. Nandito pa actually yung Prada. Dyan lang siya. For decorations, are my tops na hindi ko naman masyadong ginagamit. And on this side, dito ko naman nilagay yung aking mga blazers, yung mga jackets. May leather jacket pa ako dito from H&M. Tapos yung mga blazer, may mga coat. O dito naman sa kabila, nung pumapasok pa tayo, ito yung most used na cabinet ko. Kasi nandito lahat ng mga clothes ko na pang office. Nandito yung mga tops and mga skirt. Pero ngayon, dahil nandito lang sa bahay, ito yung least use ko na cabinet. Dahil wala naman akong kukunin dyan. By the way, naka-arrange din to by color-coded. So, from white, pink, yellow, to blue. So, dito naman sa baba, nandito yung mga dark colors ko na mga tops. And also, all my skirts. Nandyan siya sa baba. Dito naman sa taas, nandyan yung mga malalaking handbags ko na pang-office, pang-everyday, and also the paper bag from my luxury handbags. Bakit ko ba siya tinatago? Kasi kapag naisip ko na one day na ipasa ko kay Becca o kung kanino sa mga anak ko, pwede ko siyang ilagay doon sa original box and paper bag, tapos saka ko ibigay sa kanila para presentable. So, here is my, this one, this is my Givenchy Antigona na blue. Ito yung ginagamit ko sa office. This is also 3 years old already. So, binili ko rin to nung Mother's Day, nung 2018. So, ngayon, pang 3 years old na niya. Pero, sobrang tibay niya, kaya mukha pa rin siyang bago. Tapos, calf leather na to. So, ganito rin yung pag-store ko ng handbag. Nilalagay ko sa isang paper or shoebox. Tapos, saka ko siya ipapato. Yan. Para hindi siya nakaderecho dun sa wood na may paint. Kasi pwede yun mag-transfer. Tapos, dito naman yung ibang handbags ko na malalaki. Michael Kors handbag. Shared kami ng husband ko itong buong panel na to sa kanya to. Yan. Para sa isang lugar lang yung mga damit niya. And before I forgot, hindi pala natin to nadaanan. So, ito naman yung mga drawers na mga pambahay na damit ko. So, nandito yung mga t-shirts ng pambahay. Mga pants. And here are my workout clothes. So, ito yung mga tops na pang-workout. Lahat nandyan. And also, ito yung mga pang-ibaba na pang-workout. So, lahat ng mga pang-workout ko nandyan. Nakakamiss na rin gamitin yung mga pang-badminton na outfit ko. Kasi, ang tagal-tagal na hindi nagbabadminton kagaya nito. So, now, let's go to the other side of the closet. So, nandun naman yung mga dresses ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinakamahal na dress ko at yung dalawang second most and third most expensive na dress ko sa closet. So, let's go. Meron akong tinatago dito.
Ito ay ang lagayan ko ng mga shawls and scarf. Ayan. So, kung hindi pa kayo nakakakita nito, nung nag-design ako, pinapanood ko yung LA Closet. So, masyadong popular to sa US. Meron silang mga tinatago na drawer for or cabinets for shawls and scarves. Yan, scarves. So, dito ko naman nilagay lahat ng mga scarves ko. And shawls. And here are my dresses. So, nakaayos din siya by color-coded. So, from pink, red, blue, at meron pang dress si Becca dito. Yan. So, si Becca, meron din siyang dress dito kasi wala pa siyang sariling closet. So, dito muna. Kaya lang, hindi natuka siya sa kanya. Tinatago ko na lang para one day, pag lumaki siya, pwede kong ipakita sa kanya. And now, I'm going to show you the top three most expensive dress na dito sa closet ko. So, first, Siyempre, ito. Yung pinakamahal kong dress ay aking wedding dress. So, kung iniisip nyo, bakit wala to sa dress form? O, hindi na kasi siya kasha sa dress form. Yun nga sana yung bala ko dati. Kaya lang, wala na akong space para sa dress form. Pero, maayos naman yung pagkakatago nito. Naka-plastic to. Tinanggal ko lang kanina para maipakita ko sa inyo. Pero, yun nga, ito yung pinaka the most expensive dress in my closet. So, yan. So, hindi na to kasha sa akin ngayon kasi waistline nito ay 24 and a half lang. So, dati, 15 years ago, nung nagpakasal kami, nabili ko lang to ng mga 20,000. So, ngayon yung mga wedding dress, umaabot na ng mga 100 to 150,000. Pero syempre depende yun sa designer. Ito kasi hindi kilala yung designer. Kaya medyo cheap lang siya. And my second most expensive dress is this one. Yes. Ginamit ko naman to sa isang party ng company namin. May storya actually ako dito. So, etong designer na pinuntahan ko dito sa may Marikina. Hindi ko naman alam na celebrity designer pala siya. So, nagpunta ako doon sa store niya parang mga 5 days before ng party namin. Sabi ko, gusto kong magpatahiin ng dress. Binigay ko yung design. Actually, kulay gray pa nga yung dress na pinakita ko sa kanya. Pero sinuggest niya, peach para fresh daw. So, sabi ko, okay, sige, magpatahi ako niyan. Pero gusto kong makuha kaagad ng mga 3 days. Sabi niya, oh sure, kaya-kaya naman. Tapos, sabi niya, eto pala yung price. Nung nakita ko yung price, 10,000. Syempre, hindi na ako makaalis. E di nagbayad na lang ako. Kaya, eto yung second most expensive dress nandito sa closet ko. So, ang price naman nito ay 10,000. Which, once ko lang ginamit. Take note. So, siguro si Becca in the future magagamit niya to. My third most expensive dress is this one. Yan, pareha sila ng designer ng wedding dress ko. Ito naman yung ginamit ko nung after ng wedding namin. Syempre, magbibihis. Kasi hindi naman pwede umuwi sa hotel ng naka-white. Baka sabihin nila ay white lady ako. So, ito naman yung ginamit ko nung natapos na yung wedding namin. So, this is 5,000. That was 2007. Eto naman, ginamit ko na to ng twice ata. So, isa sa wedding namin, after ng wedding, tapos sa isang party ng company namin. At pinahiram ko rin to sa pamangkin ko, ginamit din niya sa school niya. So, sobrang ganda rin nito. Tapos, meron akong wild card na dress. Wait lang. Ito yung wild card kong dress. This is my wild card dress. Ito naman ginamit ko sa birthday ni Becca. Siguro dahil habang tumatagal, nagmamahal na talaga yung presyo ng mga dress. So, ito naman binili ko ng 5,000 din. Pero, mas gusto ko yung itsura nito kasi mas pulido yung pagkakagawa. Ito binili ko lang sa department store.